my unforgettable ghost story experience nung naka-duty ako sa COVID ward nung kasagsagan ng COVID pandemic. Ito yung time na every shift namin, nagkakaroon kami ng code. Pero ang nakakaloka dito, yung iba, bago mag-code, nagpaparamdam sila. Ito talaga yung mawiwindang ka talaga. Kasi alam mo na yung pasyente ay nasa critical stage, tapos ang daming nakakabit na tubo sa katawan niya para mapulong yung buhay niya, pero bakit biglang nakita mo siya sa isang banda na nakaupo, nakatayo, o kaya naglalakad lang sa may bandang gilid? Tapos, sa isang iglap, biglang mapapasigaw yung isang kasama mo na may code. At yung pasyente yung nagko-code or nag-a-arrest ay yun yung tao na nakita mo sa isang banda na palakad-lakad lang. So, kikilabutan ka talaga at tatayo yung balahibo mo. Eto na, ang ating story time. 3 years ago, na-assign ako sa COVID ward. And bago kami papasok sa loob ng COVID area, contaminated area, naka-full PPE gear kami. Kung nakikita nyo, as in, gloves, shoe cover, PPE, naka-mask, and then naka-face shield kami. And during that time, every shift, meron kaming 1 to 2 or 3 na codes or yung mga patients na namamatay per shift yan, ha? Hindi per day. Sa una, hindi ka maniniwala sa mga kwento ng mga kasama mo sa duty. Pero kapag ikaw na ang naka-experience talaga, iba na ang mararamdaman mo. It's up to you kung maniwala kayo or hindi. Pero, ito yung personal experience ko, ang hindi ko makakalimutan na ghost experience. So, 11-7 duty ako that time. And maaga ako talaga kasi ang daming gagawin. Napaka-busy. So, nung pagdating ko sa duty, kinuha ko agad yung mga lab results, x-ray results ng mga patients bago pumunta sa ward. And then, nag-prepare na kami ng medication, and then endorsement, and then nag-rounds kami, and then i-refer namin sa resident on duty or yung mga doctors on duty, and then nag-chart na kami. So, habang nag-chart na kami, after lumabas from the COVID ward, parang may familiar face ako nakita na kasama namin. Tapos tahimik lang siya, na katabi lang ng kasama namin na busy na nag-chart. Tapos siya lang talaga yung tahimik, and then kakaiba yung vibes kasi parang there's something na kikilabutan ka, pero para sa akin it's just a normal duty. Pero meron siyang something aura. So, parang ganito. So, parang ganito yung itsura niya. Pero hindi ko pinapakialaman kasi medyo busy ako sa pagka-counter sign. Tapos, tinitignan ko lang siya. Parang familiar yung face niya. Pero bakit siya nandito sa amin sa lobby na katabi ng mga ibang kasama kong nurses? Tapos, tahimik lang siya. And hindi naman siya nakakatakot tignan. Pero kakaiba talaga yung aura niya na parang nag-fade lang ng konti yung itsura niya. So, ako naman, mas iniintindi ko yung chart ko kasi nga sobrang busy talaga sa ward. Habang busy kami sa charts namin, hindi na rin ako nagiging comfortable sa isang unfamiliar face sa loob ng nurse station. And then, tinanong ko na sa katabi ko na di ba bawal ang hindi authorized na tao dito sa station. So, sino siya? Sabi ko, bakit siya nandito? And then, nung tinignan ng kasama ko, parang wala naman kami nakikita, sabi nila. So, ako naman, dun na ako kinilabutan. Kasi, oo nga, no? Parang iba yung aura na nakita ko. Hindi yung normal na tao. Tapos, medyo mas white siyang tignan. So, napatahimik kami ng konti. Mas lalo talaga kami kinilabutan nung sumigaw yung kasama namin na code, code, code. Meaning, nag-flatline talaga siya sa kanyang cardiac monitor and kailangan talaga siyang i-CPR tsaka i-refer na namin yung pasyente sa naka-duty na residente kasi nga ongoing na yung revival ng patient na yon. Kaya nagkatinginan kami and tumahimik na lang kami at hindi na muna namin pinag-usapan yung nangyari. And ang inasikaso na lang namin is nag-prepare na lang kami ng mga emergency drugs, prepare namin lahat para coordinated yung way na pag-revive namin sa buhay ng patient na yon. Pero sadly, after how many cycles ng epi yung binigay kay patient, after lahat ng ginawa namin is
hindi na siya umabot talaga kasi nung pinakita din yung kanyang latest na x-ray, talagang puting-puti talaga yung lungs niya. So yung cause of death niya talaga is ayun, nag-arrest talaga, failure talaga sa respiratory system niya kasi nga kinain na ng COVID yung kanyang buong lungs. Pati na rin yung mga kasama namin sa COVID ward, may mga iba na halos same din yung experiences nila na meron sila nakikitang familiar face na hindi naman nila nakikita, tapos biglang may nagko-code or biglang may na, alam mo yon, na nawawala na ng hininga. Tapos ayun na, CPR na kami ulit. So ganun talaga yung routine. And bahala ka na kung hahayaan mo yung sarili mo na maluloka o kaya tatagan mo yung sarili mo. So yung nakikita nyo dito na oxygen, parang fraction pa lang yan yung actual talaga na scenario. Kasi nung kasagsagan ng Delta variant, naubusan talaga kami ng oxygen. Alam mo yun, yung mag-aangkat pa kami ng oxygen from sa ibang probinsya para lang masuplayan namin yung pangangailangan ng mga COVID patients. And COVID ward is the priority dahil ang daming patients na naghihingalo, naka-intubate, and kailangan talaga nila ng oxygen para makasurvive. Yung iba talaga, alam mo yun, yung nalulungkot talaga sila na kapag oras mo na. And alam mo yung time na gusto mo talagang umiyak, na nakikita mo yung patients na, alam mo yun, nakakalungkot talaga. Tapos hindi pwede kasi naka-duty ka. Kaya mafe-feel mo yung exhaustion physically, tapos emotionally na exhausted ka rin. Tapos pag-uwi mo sa bahay, makakalimutan mo na yung mga naramdaman mong or na-experience mo na ghost stories. Kasi ang mas iisipin mo na mag-rest ka. Kasi kinabukasan, another routine, another ganito na naman ang eksena, and another spooky stories. Pero disclaimer lang ha, hindi ko kayo tinatakot kung balak nyong mag-duty rin or maging healthcare worker din. Kasi ito yung mga hindi mo talaga may iwasan na scenarios kapag nasa duty ka na, lalong-lalo na sa night shift. 11-7. So, kapag ikaw yung sanay ka na, alam mo, ano, parang, hindi mo na lang iniintindi kasi mas importante sa'yo is yung duty mo, yung mga pasyente, yung mga gamot, yung pagre-reform mo sa mga residente kaysa atupagin pa yung mga nakikita mo sa paligid, mga ganon. Okay, so, sana nag-enjoy kayo sa kwento ko, and if you want more spooky spooky stories like this, ayan, mag-comment kayo kung gusto niyo pa ng more stories like this. So, thank you and have a nice day, and always think positive, tsaka mag-pray lang kayo. So, Lord, keep me any negativity from this video. Amen. So, thank you guys and have a nice day. And follow me na rin sa aking Instagram account, sa YT, sa FB, sa TikTok, and sa Twitter na rin or sa Threads.